I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo, dito sa Isa Story TV, sa matinding galit ni Rigol sa kanyang manugaw na si Tinting, pilit naman pinapakalma ni Marites ang sitwasyon sa dalawa. Maya-maya pa ay dumating na rin si David sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, kung saan inalam naman ni David kung ano ang nangyayari sa kanilang pamilya. Dito, mas nangibabaw naman kay David ang galit kay Tinting. At parehas nga sila ni Rigor na gustong palayasin sa pamamahay. Tunglas naman atensyon kay Marites nang marinig niya nga ang masamang sinabi ni David sa kanyang nanay. Nagsabi naman si Rigor kay Marites na kakausapin niya si Tinting sa pamamahiya na ginawa nito. Makailang oras pa ay nagpag-abot na lang ang dalawa sa kanilang bahay. Dito, galit na galit niya na kinumpranta ni Rigor si Alan Tinting. Subalit, hindi naman ito nagpasindap sa mga sinabi sa kanya ni Rigor. At sa di inaasahan ay nagdilim na nga paningin ni Rigor na naitutok nito ang baril. Habang si Aling Tinting ay wala namang tapang na kinuha ang kanyang kutsilyo na itinutok din kay Rigor. Sobrang galit na nga ni Rigor ay pinaputok na nga ito sa harapan ni Aling Tinting. Dahilan upang ikalarma lahat ng mga nasa paligid nilang kapitbahay. Nagbanta naman si Rigor na sa susunod pa nga na masagad ang kanyang pasensya ay hindi na nga ito magdadarong isip na wakasan ng buhay na kanyang manugaw. At ganun din ang panyapo na si Tanggol. Makailang segundo pa nga ang lumipas, ay nasaksihan na rin ni Marites ang kanyang nanay na nababalot sa takot kay Rigor. Tanging pag-iyak na nga lang na nagawa nila Tinting at Marites ang nangyayari sa kanilang pamilya. Habang sa kuluan, nagsabi naman si Tanggol kay Ting na wala na nga siyang takot sa patraidor na gagawin pag-atake ng grupo ni Labol. Sa padahilanaw, pinangako na nga nito sa kanya sarili na wala na nga pwedeng magsigasigaan sa puluan. At mas yumaling pa nga pangamba ng mga kaibigan ni Tanggol na mawala na nga si Mokaw dahil desidido na nga si Tanggol na harapin ang kanyang magiging kamatayan dahil sa kawalan ng kwenta ng kanyang buhay. Kung saan pinag-isip naman ni Ting si Tanggol na kung sakaling mawala nga siya ay siguradong maapektuhan ang kanyang mga kaibigan at pamilya.